pelvis kasi wala siya ang ugali ng singer, hindi ganyan, o artista. Hindi na yan sisikat dong, bagsak na yan. Ang mga tao rito bumili ng ticket, nakakahiya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang video na ito ay tungkol sa balitang pag-walkout ni Morissette Amon sa isang birthday concert sa Music Museum. Yung celebrant ay actually talent ni Jobert Sugal dito, si Kiel Alo. Sorry pero hindi masyado ako familiar naman kay Kiel Alo. Pero isa sa mga guests niya, si Morissette Amon. So, iba't ibang haka-haka yung lumalabas ngayon kung ba't nag-walkout si Morissette. May nagsasabing nagkaroon ng heartburn. Meron naman nagsasabing dahil sa problema sa puso, love problem. Meron naman ibang nagsasabi na problema daw sa pamilya. But kung ano man yung reason na yun, si Morissette ang nakakalang. Pero pinag-uusapan kasi ngayon yung pag-walkout talaga niya, na hindi man lang siya kumarap sa mga tao, basta nag-walkout na lang siya. So, iba't ibang mga reaksyon ang lumabas. May sinasabi rin si Jobert Sugal dito na ang nag-udyok nun ay yung interview daw sa kanya ni Mario Dumawal ng ABS-CBN, kasi parang after ng interview yata, parang doon nagsimula yung anong tawag dyan? Nung pagbabago ng kilos yata ni Morissette, o hindi ko alam. Basta parang after ng interview daw nangyari yun. Tapos meron din sinasabi si Jobert na nakita niya si Morissette na inuuntog-untog daw yung ulo after ng interview. Pero meron naman ba nagsasabi na during the interview, maayos naman daw, maganda daw yung ending ng interview nila eh. Napanood ko sa isang video, parang niyakap pa nga siya ni Mario Dumawal. At saka tumatawa si Morissette habang sumasagot sa interview. So talagang, it's still a question mark talaga kung ano yung reason ng pag-walkout ni Morissette. May mga taong nagalit, katulad ni Daisy Romualdez, tsaka ni Annabelle Rama, who sympathized with Jobert Sugal dito. Kasi nga, mga producers din sila ng mga concerts eh. So ito, papanoorin natin yung mga sinabi ni Daisy Romualdez at Annabelle Rama tungkol sa pag-walkout ni Morissette Amon. We know Morissette Amon is a very good singer. Napakagaling niya ngayon. Isa sa pinakamagaling ngayon na singers na meron tayo sa Pilipinas. At isa rin siya sa mga sumisikat na singers sa Pilipinas. So, let's hear kung ano yung mga sinabi ni Daisy Romualdez tsaka ni Annabelle Rama. Tapos, kayo na lang humusga kung tama ba yung mga sinabi nila or dapat ba nating antayin mo natin yung side ni Morissette Amon. Okay, so let's watch this. Unang-una, hindi ako natataranta sa poso niya dahil tili siya ng tili. Ayoko ng mga singer na tili ng tili. Wala siyang lugar dito sa showbiz kasi wala siyang ugali ng singer, hindi ganyan, o artista. Problema, iwanan mo sa bahay, kumanta ka. Yung mga tao rito bumili ng ticket, nakakahiya. Inaasahan nakakanta ka. Tapos, unting problema lang, lumayas ka. Dito nagka-heartburn daw siya. Hindi. Yung heartburn, dahil gamot dyan, na dahil criminal S dyan. Pauwi mo na siya sa Cebu. Pauwi na siya sa Cebu at manahimik ka ng Morissette. Sikat hindi ka ba ganun kasikat? Sino ka? Si Sarah? Hindi Geronimo. Hindi, walang ganun. Daisy, huwag ka magsasabi hindi ka ganun kasikat. Hindi ka pa sikat, bruha ka. Ayan. So, narinig natin yung mga sinabi ng dalawa. Parang galit na galit sila talaga kay Morissette. Siguro dahil nagsisimpatay sila kay Jobert Sugal dito. No, na parang, sa bagay, may point naman sila na parang nakakahiya sa mga bumili ng ticket. Tama rin naman yun. May point din dun si na Annabelle tsaka si Daisy, si Madam Daisy. Pero ang problema kasi hindi natin alam yung totoong dahilan
na mismong magagaling kay Morissette. So, hindi pa natin pwede musgahan si Morissette sa ngayon. By the way, ito pala yung celebrant na si Kiel. Nag-comment na rin. May sinabi siya tungkol sa hindi pagsipot. Hindi, actually sinipot si Morissette, pero yung hindi niya pagkanta sa concert ni Kiel. So, ito panoorin natin ulit. But, you know, iniintindi ko na lang siya. Pero yun nga po, lahat naman tayo kasi may pinagdadaanan. And for me, iba yung, siguro iba lang ako eh. Kasi para sa akin, kahit anong mangyari, the show must go on. Yun. So nagsalita si Kiel na para sa kanya, naintindihan naman dito niya si Morissette. Pero kung siya daw yung sa kalagayan ni Morissette, kahit ano pa daw yung problema, the show must go on, sabi niya. So tuloy natin panoorin yung iba pang mga sinabi ni Madam Daisy tsaka ni Madam Annabelle about kay Morissette. Huwag mong gawin sa akin yan, Day. Sa stage pa lang, kagalad ka rin na kita. Tama! If you are an artist or a singer, you have to be one. You have to be professional. Hindi ka kailangan magganyang-ganyang arte-arte mo. Wala kang lugar sa ano na ito. Siyempre po, producer din po kayo, diba dito? Producer din ako. Nagbebenta rin ako ng ticket. Kapag na naman yung mga binenta ko, sasabihin ko na nandyan si Morissette, mag-guest, ganyan, kakanta. Tapos hindi ka dadating. Kakaya ka ha, amoy ka si Bo. Ito nangyari na ba sa iyo? Nangyari na ba ito yung ginawa ni Morissette? Hilong-hilong ko sa boses mo, Day, ha? Nangyari na ba sa iyo bilang producer? Wala. Wala pang nangyari. Kasi sipain ko rin siya kagaya siya namin ni Annabelle. Dito Annabelle na. So, bakit yata ang muna nagkitaan? Dito ako sa'yo po mangyari yun. Ikaw po producer. Sawa ng Diyos, 10 years na ako nag-produce ng concert. Mga sikat lahat ha. Walang pa nangyaring ganyan wala sa akin. Hindi level kailangan talaga, hindi naman yung ka-level ng aking pinaproduce. Right now, meron akong sikat na singer na pinaproduce para sa February 12. Very professional, magaling na singer. Sikat pa sila. Sabi ko nga, it does not have to be Jobert. Dahil Jobert, mahal ko, kaibigan ko. Ito, baka iningatan niya lang. Hindi ko dapat ganun eh. Huwag siya mag-singer. Arte-arte niya busit siya. So talagang galit na galit sila kay Morissette. Sa bagay kasi sabi nga ni Madam Daisy rin, tumulong siya kay Jobert pagbenta ng ticket dahil na pinapromote nila na mapapanood si Morissette. Tapos bigla na lang, hindi pala nila mapapanood. So naawa rin siguro sila sa mga pumili ng tickets. Para kasi meron kasi mga ibang mga artista, singers din na may sakit o yung iba pa nga namatayan pero still kumanta pa rin sila. Maalala ko may concert si Regine dati na parang masama yung pakiramdam niya tapos pumiyok siya pero kumanta pa rin siya tapos humingi ng sorry tapos gumawa ng isang concert na libre na doon sa mga bumili ng ticket na dati. So, baka gusto lang din na siguro sabihin kay Morissette na sana umakyat pa lang sa stage. No? Tapos humingi ng sorry na hindi ako pwedeng kumanta ngayon dahil may problema, ganyan. Tapos hindi yung parang, kasi ang nangyari parang nagdabog lang siya eh. Parang umalis ng padabog, yun ang sabi. So, makikita natin ngayon sa video yung kung paano siya umalis na lang ng walang paalam. Panoorin natin ito. Ayun si Ms. Morissette. Ayan. Pakita lang sana. Bakit si Morissette ganyan ka? Ayan. Nakita niya? Nakita natin sa video na tinatawag siya ni Jobert sa stage para siguro humingi ng sorry dun sa mga nanonood. Kaso hindi siya pinakinggan ni Morissette. Tuloy lang sa paglakad si Morissette palabas na parang nagmamadali. So, medyo hindi ako agree dun sa ginawa ni Morissette. Sayang kasi siya napakagaling niyang kumanta. Napakagaling niyang kumanta. Tapos, bata pa siya. So, sayang yung pinaghirapan niya kung mawawala lang dahil sa maling diskarte niya nung gabing yun. So, tuloy natin yung
mga sinabi pa ni Madam Daisy tsaka ni Madam Annabelle. Doon nag-join siya sa Star Factor. Ako lang ang bumumoto sa kanya. Lahat ibang judge ay sa boto. Ako lang bumilig sa kanya. Andito ko ngayon, gusto ko sanang pakinggan. Kung magaling talaga siya, I'm planning to get her. Ngayon, forget! Nakahiya siya. Pa-message sa kanya. Tama si Daisy, umuwi ka ng Sibugan, pahinga ka na, tinda ka ng mga isda at saka saging. Eh bakit importante pa yon? Eh ito, may commitment siya dito. Kumayag siya, nag-rehearse siya, tapos mangi-enjoy siya. Nawa ko kay Jobert eh, kasi producer din yun eh. Maraming mobile and ticket kasi akala na siya. Tama yun, umuwi na siya, pinapauwi na namin sa Cebu eh. Sayang ang mga bumili ng ticket kasi siya in-expect siya na darating eh. No matter what, maski na ano pang mangyari, basta may commitment ka ganda, show must go on! Hindi na yan sisikat dong, bagsak na yan. Una-una na i-love sa lalaki niya. Pangalawa, lumalaban sa tatay niya. Pag isang singer, lumalaki ng ulo, kaya nakalaban ng parents, patay ka na day. Goodbye, Morissette. Ayan. Kalmahin ka sana sa tatay mo. Ayun, napanood na natin yung mga sinabi ni Daisy Romualdez at ni Annabelle Rama. Kayo na lang bahala kung kanino tayo, kanino kayo kung kakampi. Ako naman nasasayangan ako kay Morissette kasi isa siya talagang pinakamagandang boses na meron tayo ngayon sa Pilipinas. Baka kasi maapektuhan yung kanyang singing career. Sabagay meron naman siyang TV show pero baka sa concerts baka magkakaproblema na siya ng booking pag ganyang may lumabas na attitude na hindi maganda. Pero let's keep our minds open. Antayin lang natin yung time na baka mag-issue ng statement si Morissette kung ano talaga yung naging dahilan. At intindihin na lang din natin. Tao lang din, no? May moods, gano'n. Pero pinasok kasi niya yung trabaho as a singer. And sa mga singers, sa mga artista, the show must always go on. So yun lang. I hope you enjoyed this video. Thank you for watching. And don't forget to subscribe kung hindi pa kayo subscriber ng channel ko. And thank you for watching. Bye!